ang EVOS SG dahil dalawang laban na lang possibly yung kanilang chance dito para makabawi sila at maka-advance sa next round. Of course, Omega, ang sinusuporta natin, hindi lang tayo Barangay Omega ngayon, Barangay Pilipinas Barangay tayo. Pilipinas. I can see nag-switch ng sides Omega ngayon. Ay, first pick pa rin. So that's the pattern. Nakita natin kanina na sila yung potential magbuan ng Julian and mm-hmm. yun in-expect natin. And ganun pa rin yung magiging trend ngayon para sa Omega. I forgot yung kanilang second ban na noon. SS may ata? Hindi. Ang nag-ban ng SS may EVOS nga pala. There was another ban. It was... Hero na nga na yun eh. Hero din ng EVOS SG yun eh. Mamaya, makikita natin. Yep. So 1-1, meron ding chance na Ling ang iba na last ban dito ng EVOS. Or yung Valentina, as we saw, that will be difficult. Kaso that leaves again yung threat nung Ling para sa side ng Omega na pwede nila i-first pick. And yung isa sa mga keys to victory ng EVOS SG kanina, you don't want to give the early game aggression to Omega. And kapag nakuha nila yung first pick Ling ni Ryzen, expect mo na na papareso nila yan ng mga aggressive heroes on the XP, the tank role, para lang ma-maximize nila yung capabilities ni Ling in the early game. Now, they remove the Valentina themselves. So, open yung Akai, open yung Savior, open yung Beatrix. Yep. And the Ling. And the Ling. So far, pwede siyang iba ng EVOS dahil sa siyang malaking threat. Mm-hmm. So, a little bit of a mix-up mula sa Omega. Tignan natin kung paano mag-react dito yung EVOS. Now na ang nag-ban na mismo ng Valentina ay Omega, this is still a play, by the way, kasi parang nililimit mo ang heroes mo at ayaw mo siya nakawin bigla ng EVOS out of nowhere. Because clearly, Omega is eyeing for a different hero as their first pick. Ngayon, ang EVOS, like I said, Ling or Akai yung mga potential na bans dito. Mm-hmm. Either of those two ay ito first pick ng Omega. Kailangan tapapin ng EVOS SG na may makukuha si Omega. Exactly. And EVOS SG dito para mapapili na lang. So they did ban yung Akai. First pick. Ling, I would say. Oh, okay. So, wow. Okay, I kind of get it. I kind of get why they picked Adamasha. Subukan niya mag-Beatrix. Yep. Hindi pwede yan. Pero, EVOS SG, parang wala kang no choice. Kasi kapag hindi ka nag-Bea, kukunin ni Kael Ryan, second phase, at baka ipares pa sa Ling. Yep. So parang ipit ka dito sa EVOS SG, kailangan mong kunin yung Ling at pati Beatrix. Pero even then, may sagot ng OMG. Kasi pwede sila mag-Irithel or kahit mamaya na yung hero ni Kael Ryan, pwede sila actually mag-Savior na Talia. Yep. And what if yung EVOS yung mag-Irithel na lang along the way? Maybe get something like yung Diroth sa ngayon, o kaya yung Esmeralda para sa EVOS. You have yung Salina na gusto nilang kunin pero mukhang last pick pa rin kung sakali. And as well as the Grock na naban din eventually. There you go. Beatrix pa rin ang nilang kunin at Grock. Yung Grock. Ayan na, ang Grock ni Kuya Nick. Yep. The Grock of the century. Kaso, pwede ka pa rin mag-Natalia dito. I think you can still pick up yung Natalia sa Omega. Probably Lilia, Natalia, maganda choice din for Smart Omega kasi EVOS SG. Hindi naman sila magtatanggal ng Marksman na rito. Ling Angela kaya para sa Omega. Ay, oo nga, maganda yung Ling Angela. Oh, Eve. Okay. Eve. Okay. So, Eve. Pero may may Savior Sicilian ha. Yep. Do they secure yung Irithel agad sa ngayon knowing na pwede siya maban out of nowhere? Or yung Ling? I would say Ling pa rin for Omega kasi magiging option na lang dito ng EVOS is either the Baksha or Karina. Yep. Kapag hindi naman nila kinuha yan, automatic 2 bans yan ng Smart Omega. So EVOS SG kahit paano, ipit pa rin naman sila sa draft. Yep. Weird lang na kinuha nila kagad yung Irithel. So pinares ka nila kay Irithel, hindi sila nag-prioritize ng hero ni Ryzen. Yep. And that still is super duper viable sa last 2 picks sa Omega. So siguro hindi sila ganun concerned. There is a chance ng EVOS dito ay kumuha na mismo nung kanilang Esmeralda, which answers yung... Three heroes. Yep. Kaso, it will reveal yung Grock. But then again, it doesn't matter kung ma-reveal na yung position ng Grock as long as you get yung Esmeralda dito para sa EVOS SG. I think yun yung pinaka-smart na decision para sa EVOS SG to pick now. Yeah, I agree. Pero ang question lang dyan is nag-Grock ba si Kuya Japol? I think so. And it's... Honestly, hindi naman din ganun kaya hirap mag-crack sa... Well, that's true. First skill lang. Oh! Ito na yung tag-bending. Ito na. Yung 40 minutes na... Sword intent. 40 minutes mong pinipindot yung attack button. Honestly, EVOS, kailangan nila iban yung Angela Ling pa rin. Yeah. Big threat pa rin siya dito. Pero knowing them, baka yung Kufra yung mas iban nila. What if
magpakito Natalia ang Omega? Natalia is good, pakito... Actually, pwede rin. Pang, kasi parang punching bag itong ano eh. Punching bag itong Rock if ever. Oo. But I would say, still, thumbs yung pwede yung contest ng dalawang team kasi can be still opened up as a jungler. Yep. Na pang-protect rin sa mga core heroes ng Smart Omega. Kasi you'd want a tanky frontline on both teams. Yep. Actually, si Gear, most likely siya na yung Benedetta rito. So yeah. It's something that they really want to either pick up or completely remove. So wala ni, wala ni Karina, wala ni Esmeralda, still nandiyan pa yung Natalia. Pinik ng Evos yung Esme. Yung Benedetta naman, di naman ibaban ng... Ng Omega dito eh. Ayan mo sila. Okay lang yan. Sabagay, sabagay. Omega tayo. Actually, pabor sa ating ginawa nila yan. Tama, pero tama. I do agree na medyo nonsense yung Benedetta pick. Agad-agad. Kasi... Maganda yung pick niyang Benedetta, pero at third pick hindi. Oo. Hindi, kung first pick, second phase, okay lang. Oo. Kasi pwede mo itago yung last pick mo, tapos meron ko na Esmeralda. Pero feeling ko kaya kasi nila pinick kasi wala na rin Phobius chance. Ang Omega. Oh. At baka nagtatago pa sila ng ibang heroes dito for Evos NC. So now, Natalia has been removed. Pero I wouldn't really be surprised if kumuha dito ng ang Omega ng either Ruby or Cho. Or yung favorite niyang Atlas. Yep. Or Angela Lee. Okay, honestly, yung Evos dahil naman na yung Esmeralda, I do feel na sila yung dapat kumuha ng Cho ngayon. Kung, okay. Hindi ko lang sure kung sanay si sila. Nick na mag Benedette, mag Cho XP. Mm-hmm. So I don't know that. I don't know that for sure. But it is I would say one of the few picks left dun sa XP lane. Unless magdirocha which Yuzhong. Yuzhong against the Eve for sure. Or yun nga, Fob. Parang naipit yung Eve's SG, no? Parang yep. Wala akong makita. Yung Esme talaga. Tingin ko lang ha. Kung pinili nila yung Esme. But let's see kung may plano silang iba for that support particular to, probably. Lilia, I would say. Savior. Oh, ah! Lolita. So, Grok XP ang sinabi nila dito. Kaya nila binan... Ah, oh, never mind. I think you go Angela Ling dito. Yeah. Legit. Angela Ling. Like, legit. No. Or, ano eh, parang walang sense kung bakit di ka mag-Angela Ling. Pag kung trip mo, ano, talaga, Thames, Jungle, trip ni Ryzen. Pero Ling Angela na to eh, huwag na tayo magbiruan. Oo nga, kaya nyo na, huwag na kayo mahiya. Actually, ginawa nila to nung day 2. Ang kalaban nila, RSG yata. Yep, yep. RSGSG. Lance, wow, okay. Okay, yun na ako, ni Cho. Sobrang ganda nito ginawa ng Omega. Yung Cho na yung last na nakikita kong option para sa Evas. Kaso may, ano na, may graph na rin eh. But they still took it. Meron silang pang jump at syempre meron silang pang setup. Great control, but Evos... Kaguro to. Yep. There's no other choice. Oh, wala na Cecilio. I think you just go Kagura. Lilia is not a good choice against both the Cho and the Lancelot. So I would say Kagura. Para may burst ka kahit paano kay Irithel tsaka kay Eve. Yung flicker yep. Version ni Kagura hindi naka-execute. Nakagulat kung biglang nag-veil or Cyclops tong Evos eh. Eudora. Yeah, Eudora and maganda sana yung may pang may AOE, no? Pang AOE damage. Dito sa Lolita. Lolita. Walang ano eh, parang wala nang no choice yung draft ng Evos SG and I feel like it is a much better draft for Omega this time around and naging maganda ang kanilang mga draft orders and naging hero choices. Makikita natin kung magma-match point ba ang Smart Omega or makakabawi ba ang Evos SG. Casters, kayo na muna. Sa totoo lang, Kuya Ters. Ano yan? Kuya Ters ha, sa totoo lang ha. Yung mashup, napili pa rin eh. Oh, parang feeling ko yung masha dapat respetuin na eh. Well. Ni Kuya Re, yung masha ni Kuya Rencho, feeling ko dapat respetuin eh. Sabi dito. What you think? Alam mo, pumili sila ng Grok ngayon. Ah, at least kahit paano, may pampigil na sila. Na-realize nila yun eh. Kumaga kaya pinili yung Grok eh, no? Oo. Pero parang feeling ko, well, ano pa din eh. Ayan o, tinan mo. Doon nga, si Rencho nga yung napinakita eh. Oo, pero kasi diba? siya talaga yung magiging X-factor dito para sa side ng OMG. Kumbaga, yung Kalmutan Knights. Kalmutan Knights eh, no? Oo, magkakalmut yan all day long, all night long, lahat. Kumbaga kasi sa impact ng game number 1, kung titignan mo kung may impact stats, nakakay Rencho eh. Nakakay Rencho. The most impact of the game. Nasusulat yan, nice sulat yan.
Ay, kaso ito rin ah. Oh, yan, yan, na parang na-miss mo to, boss ah. Na-miss mo to ah. JTL. Ay, nako. Ay, ganda nung anong, ganda nung dodge. Ganda nung dodge. Kabisado ni Lancelot. Kabisado ni Lancelot. Mausay, mausay, mausay. Maganda yung dodge, maganda yung dodge. Okay, so nakikita mo naman, naglalagablab na dito ang side ng Evos, gustong-gustong bumawi. Oo. Si Nick, sinama na si Nick. Oo, kailangan na nila. This is Evos being aggressive. Ito yung napag-usapan natin na miss natin, Butters. Chuck Nu na magsiset up. Tapos kalaban niya si JPL na magsiset up. Mm-hmm. Ito kasi yung mga bagay na hero kay JPL eh. Diba? Alam po, naging close mo rin yan. Si JPL. Oo, si JPL. Diba? Yun yung mga bagay na heroes, yung mga heroes na nagsiset, kagaya ng Johed, yung Akai, and lalong-lalo na itong Lolita. Nakita mo kung gaano niya kakabisado yung Lancelot Thornrose, kabisado niya rin lahat ng mga dodge moves. Eh, no? Tinan mo, lahat na lang ng pwedeng saktan, sinaktan na Renjo dito na baba. Si JPL na padaan lang. Oh. Hindi ka muna pwede umatake, ha? Kanina ka pa eh. Yun nga eh. Alam na ni JPL to. So this is, I think, a better pick, comfort picks, para sa side ng Evos SG. But I do feel na si Renjo talaga meron siyang capability to carry a game with this mashup pick. Oo, tsaka ito, kung naalala mo yun, last time na gumamit nito si Gear against RQ Hoshi, umabot ng 38 minutes. Kami yata nag-gas nun eh. 38 minutes siyang nag-Benedetta. Ang sakit sa daliri nun. Oo, kasi pindot ka ng pindot ng tas eh. Wala po, magdamag kang nakapokus doon sa attack. Pindot attack, dash attack. Pero nagkaroon ng mga attack si Kuya Nick ngayon na pulado. There's a charge. Sino makakuha ng turtle? Walang iba kundi si Kier. Finally, and JPL ang makakuha ng stun. Mausay. Pero ayun na, the showstopper. Welcome to the Red Show. Oh, it's the Red Show. Abulin. Chak mamba. JPL, JPL. Walang pastan. Buhay na sila. Pero kakasabi lang natin, Butters, look at the scoreline, 1-0-2, Renjo surviving that one at nailigtas pa ang team ng Omega. Renjo stopper. The big show. Para sa side ng Omega. Kasi nga, sinabi na nga ng mga casters natin kanina, hindi nirespeto eh. Hindi nirespeto, kumbaga, sige, sabihin natin, ibigay niyo yung ano, bigay niyo yung Masha. Ang gagawin ng Masha dyan mamaya, pupuntahan si Adamir. Oo, kakalmutin. Hindi papaluin. Kung hindi man niya mapatay, mapapauwi yan. Yun nga eh. Tinan mo, lumipat na sila ng day. Kailangan na lumang diba? Ang ganda dito, Max Prime. With that beautiful real world manipulation, lumalaban na lang ngayon sila. Chuck mo na huli. Paano ko si Adamir? Nalengdu. Napamali ng ano? Nibiru's Bash yun. Oo, nakita niya. Pero ang daming target. Usually kasi nakaka-overwhelm yun. Kapag ang dami mong target, sino tatamaan mo dun? Wala kang tinamaan. Sa sobrang daming pwedeng tamaan, wala kang tinamaan. Yun ang pagkakamali. Adamir, medyo nagkaroon ng miscom. Ang koponan ng Evos SG and klarong-klaro the first 4 minutes, mas in sync. Mas in sync ang Omega. Ah, wala. Nakapag-flicker. Yes, sir. And dito comfortable si Chuck, no? Kung comfort picks to ng Evos SG, mas comfort picks ng side ng Omega. They will try again. Laban lang, sabi dito, ng Evos SG. There you go. Ito, Max. Nakakuha ng isa ang Evos SG. Mm-hmm. Nakuha nila si Eto, Max, indeed. Pero, ang magandang balita is nandyan pa rin si Ryzen, si Kelra, at Aray. Si Kuya Chuck, no? Kaso nakuha na agad ng Evos SG. Mausay. Yung turtle, ang ganda din ng pagkaka-initiate nila dun eh. Mausay, Kuya Butters. This is looking great for Evos SG kasi nabawi nila yung 500 doon sa gold lead kanina. But can they burst JPL? JPL, ni-knock up lang muna ni Chuck, no? So ito na nagiging story dito, Kuya Butters. Ako, para sa akin lang ha, Kuya Toys ha, walang bias ha. Yung cameraman, feeling ko, dito lilipat lagi sa baba. Oo, kasi nga, dito talaga yung pinakalaban. Oo, ayan. Sige, Gear. Ang ganda nun. Nadulas. Grabe yung mga moves. Jean. Grabe yung mga moves. Crossover play. Nice dodge mula kay Gear. But then again, this is Evos SG. Still trying to be aggressive. Pansin mo ba, Kuya Butters, na ganun yung laro nila since game number one? Sila lagi yung nag-aanap ng laban, tapos nagre-react lang yung kumuna ng Omega eh. Mm-hmm. And ang masama doon is talagang yung Omega, parang
Loki, gusto din nila lumaban eh. Mm-hmm. Kasi mm-hmm. yung trademark ng Omega, suntukan eh. Yep. Suntok. Pero this time, naging disiplinado na sila. Kasi nga, tagilid eh. Kasi lower bracket to eh. Lower bracket eh. So, hinihintay nila na pumasok ang EVOS SG. And then, tsaka sila magpa-pop ng real world manipulation. And si Chaknu, ang gaganda din ng mga counter go eh. Mm-hmm. Kung napapansin mo sa mga last few skirmish, laging EVOS SG yung humaharap. Ngayon, sabi ng Omega, sige, hanap tayo, try natin mag-conceal. Tingnan natin dito kasi pwede nila talaga mahuli itong dalawa yung nasa taas eh. Actually, si Adamir nga hindi na iniwan ni JPL eh. Kasi oo. Nakita nila yung potential ni Killcrest. Sabi ni Adamir kay ano, JPL. JPL, oo. Pinapana niya kasi ako eh. Pwede bang harangan mo muna? Kailangan nila yon. Kailangan nila yung shield ni JPL. Kaya mo si Gear, nakatangke na naman yan. Kasi ganyan talaga yung build niya dyan eh. Kailangan nilang protektahan si Adamir at all costs kasi nandun yung damage nila. Pero sabi ni Ryzen, ako muna makakakuha dito ng turtle. There is your new minion blast. Pasok si Gear dito pero ganda ng roar. You're gonna hear me roar. Ang pagkakamali, yung crossbow ay tumama doon. Si Adamir, at si Adamir ay mag-isa ng shotgun na hindi tumama. Tatlo ang nawala. Miscoms were made 8-3. Omega with the counter go once again. Hindi kilala ni Adamir si Adam Manuel pre. Hindi, oo nga, hindi sana kilala niya. Sana kilala niya. Si Adam Manuel. Tumama sana yun. Kaso hindi. Hindi niya kilala pala. Nice usage din do nung Roar at plus nung Real World Manipulation. Yung EVOS SG, lagi silang nahuhuli. Men, pinipilit nila yung team fight. Mm-hmm. Pero lagi silang naka-counter go. Yun lang yung story sa laban na to eh. Oo, kasi ito din yung nagiging problema eh. Si Nick, kailangan niyang i-clear yung wave na ginagawa na talagang kini-clear wave agad ni Renjo doon sa tapat niya. Oo. Pero si Renjo dito, wala na talagang pakialam. Literal, gusto niya na talaga lumaban. At si Adamir dito, aray, mauhuli pa ata ni Ryzen. Oh no. EVOS SG ay tumatagilid na. Nagising na ang Omega. Maganda ang gising at maganda rin ang pag-inom ng kape. Sipa mula kay Chaknu. Pwede mo nang iwan, Nick. Popping the wild charge to get away. Wala na ang pag-asa, Kuya Butters. Kahit anong adjustment. Nilabas na yung Lolita. Pero hindi pa rin binan yung Masha. And yung Beatrix ay naka-counter nila. Walang nagawa si Adam sa laban na to. Mm-hmm. At nandito na nga tayo sa punto na ang panlaban ata talaga ng Omega sa isang Beatrix ay Iritel talaga. Hindi lang naman sila yung gumagamit nito. May ibang team din. Kaso nakikita mo naman yung efekto kay Adamir. Walang ginawa. Wala, nahihirapan eh. Medyo pasmado. Pasmado bumali. Oh, tina mo, nakita sila ni Chaknu. So, sinabi ni Chaknu, pre, andito sila sa triangle bush, ah. Sa may baba, ah. Titignan natin. Naka-ready si Chaknu. Adamir is farming the crab coin. Anong klaseng setup ang pwede magawa ng Omega dito? Let's look at Chaknu. There's your conceal. First kill para kay Chaknu. May isa pa yan. May knock-up na ba to? Hindi tatama. May passive si Nick. Nick, mapapa-out na lang muna. Omega, nag-cooldown yung conceal, Kuya Butters. Andito na din si Renjo, ha? Kumbaga, inaabangan niyo yun sa nasabi niya. Pre, napalibutan na natin to. Pwede natin na tayo go. Yes. Kaso, ang nangyari ngayon, mapipilitan si Kuya Renjo na pumunta doon sa may taas para ma-push na yung kailangan outer turret dito sa may top. Kailangan, kasi kuha sila ng split. Pero nag-conceal ang EVOS SG. Nakita nila si Renjo sa top lane, kaya susubok sila. Disiplinado na muli ang EVOS SG. Ganito yung nangyaring laban nila versus RRQ. Ganito na yung nangyari sa mid-game. Ang ganda rin kasi ng Benedetta pick, I think, para sa kanila na kahit papano nakaka-wave clear sila ng lane. Ang hirap din kasi i-takedown ng Benedetta, lalo na kapag tinank build mo yan. Oo, nakatank build ba siya ngayon? Oh, tingnan natin, pero ang alam ko, pagka-gear, tank build na talaga eh. Siyempre, gear ka eh. Oo. Alam ka namang malambot ka. Tsaka kasi ang dami. Tsaka naman kasi. Girge. Girge. Tama naman. Oh. Kaso kasi, isipin mo, meron silang Kagura, meron silang Beatrix, meron silang Crack. Oy. So, ibig sabihin, but then again, there's sobra yun sa damage. Uy. Teka lang, Kuya Butters. May sipa na gawa siya. Chaknu, pero scale run ako na puruhan din naman ang spear. Nice counter go mula kay Kuya Nick. Kuya Nick, tumatakbo, pero yung totoong tinik ay si Chaknu at si Tito Max Prime. Tito Max Prime.
with a slow, masyadong malagkit. Hindi kinaya. Ganda na sana ng ginawa ni Nick, but the problem is, nandun si Tito Max at si Chuck no for the save. Ang problema kasi dito kay Gear, yung Benedetta niya, tinatalunan ni Rencho na nakamasha. Kumbaga, percentage based yung damage. Di ba meron, di ba yung masha kapag na you're gonna hear mirror ka niya, na wild power ka niya, di ba meron kang miss chance, na thunderclap ka niya, may miss chance? Oo. Kaya pala dito matama yung hindi mga spada. Alam mo, dapat nga tumatama yun eh, kasi talagang lahat ng madaanan nun tinatamaan. Oo nga. Kaso kasi, ang nangyayari, pang-alis. Tingnan natin yung instant replay ngayon. Tingnan natin kung paano napanalo. Na-dead si Kelra dun eh. Oo, na-dead si Kelra. Tapos biglang si Eto Max hindi nagtipid sa kanyang ultimate. Laban lang, sabi ni Eto Max. Ang ganda, sabi na nga ba, masya talaga yung Thunderclap, Brevin. Masya talaga. Biruin mo ha, kung Beatrix ka, kaya pala minsan, hindi tumatama yung mga bala ni Adamir. Mm-hmm. Thunderclap kasi yung miss chance, the miss opportunity. The miss opportunities. Kapag nag-Thunderclap na, doon na natapos yung mismong silbi. O, oh, ayun. Pati yun na. Pati si Nick na hilo na din eh. Si Kuya Nick. Ay! Ganda ng... Ay, Kuya JP! Ganda ng Phantom Execution. Saan pupunta yan? Ganda ng Phantom. Saan pupunta yan? Ganda na nga ng lahat. And Omega is finishing this. Wala nang magagawa. Si Wizigaw na barangay! Oh my goodness. Si Adamir nilapitan ni Ryzen. At top. Oof! Oh, grabe naman yung mic. Oh, grabe. Oh, grabe. Sabi sa'yo eh. Hey! This is the Ren Show! The Ren Show is real! Lima ang nawala sa Evos SG at parang walk in the park lang ang ginawa ng Omega dito sa base nila. Ang sabi nga namin sa inyo, yung lason hindi gumagana sa upper bracket. Hindi gumagana sa dapat, lower lang yan. Dapat sa lower bracket, dun gumagana ang dagtang lason. Dagtang lason na isusulat at na idodocument. Ilista mo na. Nasa libro. Nasa libro in the future. Siyempre, kumbaga, kapag nasa documentary kasi, pag in-interview yung Omega, laging meron tinatawag yan na pero ganito 'yung nangyari. Dramatic may effect. May mga dramatic effect. Merong mga tinatawag na climactic action. O kailangan merong conflict. Hindi mabubuo 'yung storya nang walang problema, nang walang dilema. Kumbaga, ito na ang tunay na simula ng laban. Lagi mong tatandaan, ang probinsyano nga eh sa tinagal-tagal na sabi ni Mr. Coco, nagsisimula pa lang ang laban. Ito na ang simula ng laban. Kung ikaw ay pa ng Omega, nung natalo sila nung isang araw, malamang sinabi mo rin, nagsisimula pa lang ang laban. Gano'n na yun. Maraming salamat, Ginoong Cardo. Ginoong Cardo. Totoo naman eh. Oo, totoo naman. Gano'n na yung nangyari. Nagsisimula pa lang ang laban. May parte na parang binasic. Binibasic ngayon ng koponan ng Omega ang Evos SG. Ako pare, para sa akin masyaban talaga. Kung ikaw sina Kuya Soul, sina Kuya Matthew Shan, sasabihin niya, "Hey you guys, we need to ban the masha, bro." Don't. If we're gonna fight against the Philippines, you ban it, bro. Let's just go home. Wag naman. Wag naman, grabe ka naman. Laban na yun eh. Grabe naman, minsan ka na nga lang mapunta sa Malaysia. Ilista mo na. Abot pa yung Torre next game. Nick, sleep ka muna. Kuya Nick. Game 3 pa. Kuya Nick. Conserve your energy. May onting leg pa. Kuya Nick. Ay! Napalapan si Renjo pero malagkit. Si Ito Max. Ay, natubak pa yung Black Panther! Oh! May win shot! Ginamitan na ng pinagbabawal na technique doon ni Kelra. At tawag doon, the jumping tiger. The jumping tiger. The Black Jumping Tiger. Itong nakita niya. Eh, sabi dito, eh, no? Sabi dito ni Adamir. Eh. Ginamitan ni Adamir ng Hidden Dragon. So, tinapos na. May onting pag-asa pa. Humihinga pa, Evos SG. Humihinga pa. Klarong-klaro, guys. Walang kabayas-bayas, ha? Walang kabayas-bayas, no? Klarong-klaro. Iba yung ano ngayon, iba yung ginagawa ng Omega ngayon na magdo-dominate. Oo. Hindi maasim yung Omega ngayon eh. Kasi kailangan simple yan lang eh. Simple swag. Oh, ayan oh. The jumping chakno.
Wala yung jumping tiger talaga. Oh, the jumping. Kailangan yung jumping the tiger. Hidden lotus hindi, jumping tiger. Oh, jumping tiger hindi makalaban ng hidden dragon. No, pero may counter go this time ang Grock. This time nandoon naman si Ito Master the Real Revelation pero tapos na ang laban na to. Pwede mo nilistat, hindi mo na kailangan explain. Omega takes game number 2. Pilipinas, match point tayo dito sa lower bracket. Mas mahaba pa naging